What's up mga idol? Import ng Rain or Shine, out na kontra sa Hinebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol! Lumaban na ang Rain or Shine sa kanilang first game ngayong Governor's Cup, at isang dominating win ang nakuha nila kontra sa Blackwater Bossing. Sobrang lumakas talaga ng husto ang Rose at tila championship contender na sila. Sa naging laban nga nila kontra sa Blackwater, tinambakan nila ang mga ito ng 20 points, halos umabot na nga sa 30 points ang lamang nila, partida pa yan dahil may mga hindi pa naglaro para sa kanila. Sobrang lakas ng Rose ngayon dahil nakuha na nila lahat ng mga players na kailangan nila, meron na silang magagaling at high profile na rookie. Meron na silang mga solid na big man, at magagaling at batang-bata ang mga guards nila. Samantala, kung may isang player talaga na nag-dominate ng sobra para sa Rain or Shine, ito ay ang kanilang import na si Aaron Fuller, matapos lang naman siyang magtala ng monster stats, 24 points at 19 rebounds. Pero sa paparating na Sabado, August 24 ay lalaban na uli ang Rain or Shine, at sa pagkakataong ito ay makakalaban at makakaharap lang naman nila ang crowd favorite at powerhouse team na Hinebra. Pero mukhang magkakaroon ng disadvantage ang Rain or Shine sa magiging laban na ito, dahil ayon sa mga reports ay posibleng hindi daw maglalaro si Fuller kontra sa Hinebra, dahil sa mild ankle sprain na nakuha niya. May chance pa rin naman daw siyang maglaro. Pero hanggang 5 to 10 minutes lang daw dahil hindi talaga siya pipilitin ng management, lalo pat kasi simula pa lang naman ng bagong conference at mahaba pa ito. Sa kabilang banda naman, sobrang good news talaga ito para sa Hinebra, dahil makakalaban nila ang Rain or Shine ng walang import, maagang masusubok ang mga bagong players na nakuha ng Barangay Hinebra. Pero kung ako ang tatanungin, mukhang magiging close game ang laban na ito, dahil opensa ng Rain or Shine at depensa ng Hinebra ang labanan, pero tulad na nga ng sabi ko ay 50-50 pa ang chance ng import ng Rose. Kaya kung gusto ng Hinebra na makuha agad ang unang panalo nila sa first game pa lang, dapat ay mag-take advantage sila sa injured player ng Rain or Shine, lalo pat kondisyon talaga ang katawan ngayon ni Justin Brownlee. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!